Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang umaga po. Ito po ang ating weather update ngayong araw, March 26, 2022. Kung mapapansin nga po natin, ano, yung minomonitor po natin kahapon na cloud cluster ay isa na nga pong ganap na low pressure area kanina nga po yung umaga. At ito nga pong low pressure area ay nasa layong 553 kilometers sa may eastern section po yan ng Davao City. At ito nga pong low pressure area ayon sa ating advanced weather forecast, ito nga po ay mababa ang chance na maging isang ganap na bagyo. At ito nga pong low pressure area na to ay tatawid dito po sa landmass ng Mindanao at dadaan po yan dito sa Sulusi hanggang dito po yan dadaan sa may Palawan at lalabas po ng landmass ng Palawan. Ang umiiral naman po, no, sa ilang bahagi ng ating bansa, ito nga pong Easterlies ay nakaka-apekto nga po yan dito sa bahagi ng Southern and Central Luzon. And ayon din naman sa ating advanced weather forecast, magkakaroon pa po tayo ng panibagong low pressure area na posibleng maging isang mahinang bagyo sa susunod na linggo. Check natin yung zoom view kung saan nga yung mga posibilidad na makaranas ng pag-ulan. Dito naman po sa may Luzon area, mapapansin natin magiging maganda ang lagay ng panahon. Wala po tayong inaasahang anumang malalakas na pag-ulan na posibleng maranasan. At dito naman po sa may Metro Manila, posible po nating maranasan yung ating localized thunderstorm. At magiging maganda naman po ang lagay ng panahon dito sa may Bicol area at maging sa may Mindoro province. Dito naman po tayo dumako kung saan nga, no, nandoon yung ating low pressure area sa may Mindanao. Kung makikita nga po natin, no, yung makakapal na kaulapan nitong nasabing low pressure area ay andito na nga po yung mga kaulapan niya, nakaka-apekto na sa may Davao City, sa Cotabato City, sa may Cagayan de Oro, sa may Surigao. Kaya mag-ingat na po tayo dyan dahil posible na nga po yung malalakas na pag-ulan dahil po yan sa kaulapan nitong low pressure area. Naging dito po sa may Visayas region, makikita natin na meron na rin maninipis na kaulapan na nakaka-apekto dito po sa may Tacloban, Cebu City, sa may Bohol at ilang bahagi ng Bacolod. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon dito sa may Puerto Princesa, Palawan. Wala naman tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan na posibleng maranasan sa Palawan. Dumako na tayo sa ating advanced weather forecast. Kung mapapansin nga po natin, no, na ito nga pong low pressure area by March 27 ay magpapaulan na nga po ito tuloy-tuloy dito sa may Surigao at ilang bahagi ng Visayas. At pagdating ng March 28, makikita nga po natin, ano, na tuloy-tuloy po makakaranas ng pag-ulan dito nga po sa may Mindanao. At pagdating ng March 29, ito nga po ay dito na sa Sulusi at magpapaulan na nga po yan dito sa may parte ng Palawan. At pagdating naman po ng March 30, yung pinakasentro nga ng low pressure area ay nakalabas na ng landmass at yung kanyang extension ng kaulapan ay magpapaulan na lamang dito sa bahagi ng Palawan. At kung mapapansin natin, andito na nga po yung low pressure area na ating babantayan sa susunod na mga araw sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pagdating ng March 31, makikita nga po natin lumalaki o lumalawak yung sirkulasyon nitong low pressure area dito sa labas ng ating bansa. At pagdating naman po ng April 1, makikita nga po natin, ano, na kumakapal na itong makakapal na kaulapan na to ay lumalawak na po, umaabot na hanggang dito sa may parte ng Bicol region at magkakaroon po tayo dito ng tail end of frontal system na magpapaulan po yan dito sa bahagi ng Cagayan Valley at ng ilang lugar dito sa Tugigaraw at sa may Isabela. Pagdating naman po ng April 2, makakaranas na po ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito po sa may Metro Manila, Bicol Region, Visayas Region at maging dito po sa may Palawan ay makakaranas ng pag-ulan at pati po dito sa may malaking bahagi ng Mindanao. By April 3, makikita natin na as low pressure area yung pinakasentro po niyan ay andito na po malapit sa eastern section ng Davao City. At habang yung kanyang pinakasentro ay andito pa sa karagatan, yung kanyang makakapal na kaulapan ay nagpapaulan na po yan dito sa malaking bahagi ng ating bansa.
Pagdating naman po ng April 4, makikita nga po natin na yung pinakasentro po niyan ay nasa landmass na ng parte ng Visayas, at yung mga makakapal na kaulapan niya ay magpapaulan po dito sa may Metro Manila, sa may Bicol Region, maging dito po sa Mindoro Province at ilang bahagi ng Visayas. At ayon naman po no, sa ating global forecast system, sa kanilang advanced weather forecast, ito nga po ay may posibilidad na maging isang mahinang bagyo o isang tropical depression. Inulit po natin, no, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. Dahil nga po malayo yung range ng ating advanced weather forecast, malaki pa po ang tsansa na magbago po yung ating mga nakikitang weather system dito po sa ating advanced weather forecast. Kaya manatili po tayo nakatutok sa ating advanced weather forecast para makita natin yung mga pagbabago ng ating minomonitor na sama ng panahon. Maraming salamat po. Mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips to balance in favor of fair use. Disclaimer, please note, to copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips, nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.